Sa DNR, tuloy ng kinansela ang kasunduan sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dahil dito, kanselado na ang pagtatayo ng mga estruktura sa protected area sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Kabilang na ang mga kabahayan. Si Claisel Pardilla sa sentro ng balita live. Audrey, paaalisin na ang daan-daang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na nakatira sa higit 300 hektaryang protected area sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Tuluyan na kasing kinansela ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang PACBARMA o Protected Area Community-Based Resource Management Agreement sa pagitan ng SBSI. Patong-patong na pagsuway kasi sa Protected Area Agreement ang nilabag ng SBSI na sinasabing kulto sa bayan ng Socorro, kabilang ang pagtatayo ng sandabakmak na istruktura gaya ng mga kabahayan, basketball court, wave pool, recording studio, radio station at monumento na ipinwesto sa protected area. Naglagay din ng checkpoint ang SBSI at iba pang istruktura habang bigo itong makapagsumite ng taunang report ukol sa nangyayari sa naturang protected area. We are actually trying to put an end and have put an end to the abuses, no, that have gone on for several years in this area. As many of you know, the intention of the PACBARMAS is really to provide sustainable livelihoods to tenured migrants in the protected areas. Today, we served the closure order to the Socorro Bayanihan Services Incorporated. The DNR remains committed to the conservation and environmental stewardship mandate, recognizing the critical importance of protecting and maintaining the natural, biological, and physical diversities and our environment, in our environment, but also not neglecting the social and economic needs of communities. Tiniyak naman ni Secretary Yulo Leizaga na magiging mapayapa ang pagpapaalis sa mga miyembro ng SBSI. Nakipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Social Welfare and Development at DILG upang magkaroon yung mga paalisin na mga residente roon ng maayos na relocation sa labas ng protected area. The approach namin is to be as humane and as peaceful in terms of this process, no? Kaya po nagtagal ng konti because we wanted to be sure that there were options available, especially for the peaceful resettlement and reintegration. Una nang pinatawa ng suspension order ng DNR ang SBSI nang pumutok ang kontrobersya sa sinasabing malakultong pamamalakad dito sa loob ng protected area. Nagsasagawa ngayon ng inventaryo at assessment sa environmental compliance ng lahat ng inisyuhan ng PACBARMA. Audrey, ang paglabag sa PACBARMA ay may penalty na hanggang 1 million pesos at 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakakulong. Audrey? Okay, Claisel, saan ngayon ililipat itong mga residente na nanirahan sa mga protected area? Sila ba itutulungan ng lokal na pamahalaan? Yes, Audrey, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources na gaya nga nung karaniwan nila sinasabi, whole of a nation approach, yung pag-responde dito sa issue ng SBSI at yung pag-locate ng lugar ay pakikipagtulungan niya sa DILG at LGU. Sa labas na ng protected area, dadalhin yung mga residente at Audrey, marami doon sa mga miyembro ng SBSI ay nanirahan naman sa labas ng bundok at mayroon pa silang mga kabahayan, may mga pamilya na sinasabing maaring tuluyan ng mga paalisin na residente. Audrey? Maraming salamat, Claisel Pardilla.